Good evening. We bring you the latest in the world of sports. I'm Paolo Del Rosario. We give you the conversations you want to hear from your favorite icons and athletes. I'm Aitin Sai. In tonight's game plan. Rekka Rekka Suma FEU. The PVL's Tamarau standout signals Rachel Andaki's Korean line Celine Domingo, Cherries Buding Doremdes, and Petrogas's Rempalma will huddle up tonight. Plus, we'll charge forward as we play a new game called Tamarau Tag. Well, we got no chance for this one, but we'll get the latest from Filipino wheelchair racer Gerald Mangliwan as he continues to bring pride to flag and country at the 2020 Tokyo Paralympics. Buckle up, sports fans. Let's get in the game. With 29 legendary championships under their belt in the UAAP women's volleyball, it is without any doubt that the Far Eastern University has been a breeding ground of strong and formidable volleyball superstars. In fact, 80% of PVL teams in the recently concluded Open Conference has at least one player laced with green and gold. Tonight, four of them join us live for a very special Tamarau huddle. Let's welcome the lone female Tamarau with a retired jersey, signals Rachel Andaki's UAAP season 80 best blocker Kareem line Celine Domingo, one of the most iconic interviewees Cherries Buding Doremdes, and the master of mind games and former Capitana Petrogas's Remy Palma. Lady Tams, welcome to the game. Kamusta naman kayo lahat? Good evening, everybody. Good evening po. You know what? If only people could hear how they were talking to each other before we went on air. Oh, masaya sana yun eh. And so right now. Sibuting lang po palagi. Oh, kaya nga if we aired that or trending na tayo eh. Ganun sana eh, diba? Senior, junior, legend. For sure. So right now, before we begin everything, we're gonna do a quick scouting report muna, okay? We're gonna ask you to describe your fellow former Tamaraws. Rich, ikaw muna. Since we're talking about Buding, can you describe Buding for us on the court, off the court, anything that comes to mind? Sobrang kulit and magulo. Kasi talaga kahit nag-scout kami, siya lang yung... Alam mo yung seryoso kami kasi pinapanood namin yung... Sila, mismo yung team nila, pero matatuwa kay Buding gumaganong-ganon. Kaya sobrang kulit niya lang. Alam mo yung out of focus kami pag pinapanood siya. So ayun. Parang siyang bata na alam mo yung bunsong kapatid. Ganun yung naisip mo sa akin. Talaga naglalagay ng kulay si Buding eh, no, sa court. And for Buding naman, syempre, isa pang makulit. Anong naiisip mo kapag nakakalaban mo si Zed? Grabe siya makatingin. Tapos ako, sabi ko, ay, quiet ako. And of course, okay, let's keep this moving first. Zed, when you talk about Remy Palma, syempre, you think of mind games, eh? You think of yung killer stare niya, eh? Looking at her across the net. Eh? What do you think of when you think of Remy Palma? Actually po, respect. Okay, great answer. Ibang klase yun. Ganda ka na daw. Yes. Especially po pag kami magkalaban, parang makikita mo, senior ko to. Hindi ko masyado makaka-ano. So, pero mas gaganahan ka nga po maglaro. Actually, you know that is true. That's the inspiration coming from your seniors, eh? Of course. Paglalaro kayo. Of course. Ayan, Rem. Ano naman yung naiisip mo kapag nakakalaban mo si one and only Rachel Andaki? Who everyone called legend before we started this call. Siyempre, grabe, laging hands up pag kay Ate Rachel. Tsaka isa siya sa inspiration talaga namin. Back in FEU pa lang, so. Playing with her is ano talaga, sobrang laking opportunity nun. Tsaka yun, matututunan, may marami ka talaga matututunan sa kanya. Of course, syempre, the only Lady Tamarau that has a jersey retired hanging over the gym where you girls trained. and grabe, like looking up there, uy, si Rachel yun, ah. Grabe yun. But yeah, talking about that, Rach, there is a certain identity for the FEU Lady Tamarau. Starting from your generation, and you look at yung records nila, 29 titles overall, and easily one of the most successful schools in terms of women's volleyball. When you look at the characteristics of a Lady Tamarau, what makes a Lady Tamarau, Rach?
pag tama raw kasi, alam mo yung kahit sa una binubugbog ka pero hindi ka papay kasi babangon ka. Alam mo yung ganun yung tama raw, ano, pusong tama raw, dugong tama raw. So, pag ganun na talaga minsan, alam mong kala mo matatalo na pero pag ayan na, lumabas na yung dugong Tamaraw, nananalo pa. So, ayun, ganun, sobrang tatapang din ng mga taga-Tamaraw. I mean, ng taga-FEU. And andun lahat tong qualities na to sa tatlong kasama ko ngayon. And nakaka-proud sila pag napapanood silang maglaro. Diba, pwede talagang hashtag yun, ano, tapang na Tamaraw, diba? And actually, also, nag-hashtag namin yung dugong Tamaraw, diba rin? Yun. Diba, dugong Tamaraw, pa-trending natin yun tonight. And, Buding, bakit naman kaya, ano, madaming FEU Lady Tamaraw sa PVL? Anong masasabi mo dito? Talagang lahat ng team, eh, madaming may Tamaraw doon na talagang nagsa-stand out, makes a great performance, stands out talaga. What do you think? Siyempre, siguro, mga idol yan lahat. Kasi, be brave palagi, ganun. Oo. Tama yan. Actually, you know what? This reminds me of a time long gone. Not really long gone, but Remy, I remember back in the day, yung FEU Lady Tamaraw, yung reputation nila, nakatakot eh. Like, you look at them across the court and grabe, parang nakakasindak yung tingin eh. Doon na yung dugong Tamaraw agad-agad. It's like, it's always there eh. Who did you draw inspiration from yung first days mo sa Lady Tamaraw na yung attitude na yun, yung, I guess, yung tapang na yun, lumalabas talaga? Siguro po, once kasi na from FEU ka, parang it's a normal na lalabas talaga as a Tamaraw na ganun nga, ganun ka maglaro, ganun yung attitude mo inside the court. So parang pag nabigyan ka ng chance na maging Tamaraw, parang kailangan mo din talagang yun, panindigan na yun, tulad nga ng sabi ni Buning, be brave, tulad ng sabi ni Ate Rachel, yung dugong Tamaraw is like unique na ano po, na kumbaga ganun talaga kami na maglaro. Yung attitude talaga is gano'n, yun po. Ganun talaga. It's a breeding ground talaga of brave and strong women. Ayan, said what makes an FEU Lady Tamaraw? Kung matatanong ka, ano yung pagkakaiba niyo? What makes an FEU Lady Tamaraw very special on the court? Ayun. For me, I think na on and in, inside and outside the court, pag sinabi mo na FEU Tamaraw, yung discipline talaga, yung yung passion sa volleyball na yun nga po, tulad nga po nung sinabi nila yung dugong Tamaraw na hanggang sa hindi dulo talaga titigil, hanggang sa dulo lalaban. So I think that's what makes us a Lady Tamaraw. Grabe. Yes. You know, this is a great episode for FEU to loop over and over again. So sana kunin nila, no? Yeah. And you know, and show this to all of the young Lady Tamaraws out there. But we're not done yet because after the break, we'll play a little game called Tamaraw Tag with our former FEU players in the PVL. Stay tuned. You're watching the game. Welcome back to the game. I'm Paolo De Rosario, joined by Aitin Sai. As we are delighted with the presence of our four FEU Lady Tamaraw legends, that's why we're calling legends right now in the PVL, it is time for us to play a little game called Tamaraw Tag. Now the game is simple. We will ask one of our players to tag the Tamaraw that best resembles the description that we give. Kahit wala silang social media, we're gonna ask them to tag them. That's right. She shall give her answer while the others will react. Now the question is, girls, are you ready? Game na ba kayo?
Game po. Okay, game. Sige, that's a lot of excitement. Okay. Game. Ayan. All right, I will ask the first one. Oo, yung unang biktima natin si Zed. Magsimula tayo kay Zed. Tag the FEU player who gave you the most nostalgia in the PVL. Pwede namang pinaka nakakaiyak, nakakamagbagdamdamin. Ano yung sagot mo dito? Sinong player? It's not the oldest necessarily. Yeah, but in all honesty, si Ate Rachel po talaga. Oh. Bakit si Rach? Kasi I'd remember myself, wala pa po ako knowledge of volleyball. I'd always watch your AP and syempre, which is sila Ate Rachel po na talagang one time nga po yung retirement jersey na sa ceremony ni Ate Rachel, I would remember myself na parang nakita, oh my gosh, parang dati pinapanood ko lang sila sa TV, now I'm here sa ceremony na na nakakalaban ko po siya sa PVL and it's an honor din po na same kami ng university pa. Yeah, Ate Rachel po. Sorry, Zed, I have to follow up here, okay? What was the feeling like meeting Rachel for the first time? Alala mo pa ba? Yes. May game po kami, yung AP game. Mm-hmm. Ito po yung game namin, semis, going to finals, na nanood po si Ate Rachel live. Tapos, pagpasok po niya ng dugout namin, parang... Oh my God, sobrang starstruck po talaga. Kasi alam niyo po yun, sobrang pretty, sobrang perfect. So parang, the Queen Tamarau is in the house. Parang grabe, nakaka-proud yun na talagang kadugong Tamarau mo na siya, Zed. Once she entered that dugout, talagang, uy, makikita din ni Ate Rachel kung paano ko maglaro, di ba? And you know what? Exactly. You know what? We're not going to be fair here. We're not gonna let Rach answer. In fact, Buding, ikaw na yung susunod. Ayon, and Buding, tag the PVL player who best resembles the FEU fighting spirit. Mm. Talagang palaban. Mm-hmm. Sa akin po, si Ate Giselle C. Giselle C? Yes. Bakit ba si Giselle? Siyempre, teammate kami ngayon. Tapos, naabutan ko din po siya nung senior siya, tapos rookie po ako. Ayun. Oh, syempre, you know, you have to love your own. Eh. You have to love your teammates talaga. Eh. So, I'm going to pretend that you really thought about that, Buding. Ano yung pakiramdam na teammates kayo sa Ilocos? Magkasama kayo araw-araw for over a month. Kamusta naman 'yon? Okay lang po, syempre. Pagdating ko sa Cherry, parang hindi na ako masyado nag-adjust kasi andiyan si Pops. May pinagsamahan na kami. Si Pops po, si Ate Giselle C. Okay. Okay. Alright, let's now move on to Remy. Remy, this is your question. Tag the Tamarau in the PVL whom you enjoyed playing mind games with. Is mind games the right term? Pero ah, sige. Utakan talaga yun ng PVL Open Conference. Sino yan? Sino? Si Buding po. Oh! Gumagana ba yung mind games mo sa kanya? Naalala ko nung game namin versus Cherry. Like, parang nagkukwentuhan lang talaga kami na normal kwentuhan lalaga na Ding! Sabi ko, oh, wag mo re-receive na. Gagana. Parang nakaabang na. Like, alam nila man kung paano kami magbiruan. Ganun. So parang, tas siya, tinitignan naman niya. Ako sumasagot din naman siya. Sasabihin niya, ano ba yan, senior? Mamaya na lang. Ganyan. Parang, alam mo yun, yung mag-enjoy ka talaga kahit on game ka, pero nandun pa rin yung enjoyment na alam namin kung paano kami. Kasi nga, isa siya sa pinaka-close ko sa FEU. So parang, ang gaan lang na ganun, parang enjoy, pero at the same time, syempre, focus ka sa game. Pero mas nananaig na parang, ano lang kami, chill lang kami, ganun. And Rem, a follow-up question lang doon. Di ba nakakatanggal ng pagod yun kapag nag-e-enjoy kayo sa court? Lalo na nga sabi mo, close mo siya beforehand sa college and then now you're playing in the Pro League. How does that feel? Opo. Yun. Siyempre, isang factor din na, yun nga, malaking bagay kasi pag ni-enjoy mo lang yung ginagawa. So parang, even pagod ka, pero once na mas greater yung enjoyment, mas mapifeel mo talaga na masaya ka lang, magaan lang yung ginagawa mo. Ganun po. Okay, alright. So now we move on to the one they all call, not just us. They're saying it. They call her the legend, Rachel Dagis. Ayan, and Rachel, tag the next generation Tamarau in the PVL who resembles you the most. Parang nakakaantig damdamin yung tanong. Who resembles you the most, Rach?
Oh, medyo mahirap yung question kasi we may be unique in our own ways, but yung similarity bilang isang tama raw kasi nandun sa amin eh. So, para sa akin, kaya din nila maging legend. Kung ako, nasabit yung, like, hinang yung jersey ko, si Buding, kaya isabit si Buding doon mismo sa akin. Baka yung buong katawan ko yung andon. Kasama yung buong katawan niya. Ako yung jersey lang, pero si Buding, yung buong katawan niya lang. Para sa akin sila, silang tatlo, actually nakaka-proud sila. Lalong-lalo na yung times na nanonood ako ng UEAP nila. Sobrang, di ba nagpe-pray pa ako sa inyo noon after sa dugout? Kasi alam mo talaga nakakatuwa kasi kung pwede lang akong maglaro na kasama sila nung UEAP na yun, gagawin ko kasi naniniwala ako sa talento nila and nakaka-proud sila. Well, Rach, more on that, kunento nga ni said, you know, how she felt with you walking into the dugout. Do you feel that, do you realize yung effect mo na ganun, na you're able to inspire younger Tamaraws moving forward? Yes naman, I'm super happy and lucky and blessed kasi sa FEU ako nag-aral. Actually, tryout lang ako sa FEU, so walk-in lang ako, hindi talaga ako recruit, but yung FEU yung nag-mold sa akin. Kaya ako nandito naglalaro sa professional league. Sila yung nagpalakas sa akin, sila yung nagturo sa akin ng basic, lahat-lahat. So, I'm very thankful na ganun yung foundation na binibigay ng FEU. Ganun, alam ko, naniniwala ako na ganun din sa tatlong kasama ko dito na talagang binuo sila bilang isang atleta. You know what? I think we're all ready, Ai, to now see, now that we know everything about what they think about each other, I think we're all ready to see Buding up in the rafters in the next ceremony for FEU moving forward. But again, ladies, thank you very much for joining us here tonight. It's been a pleasure and we cannot wait for the UAAP to return, and I'm sure we're going to see you in and around the FEU games when we're all allowed to. So please stay safe and stay healthy. Thank you. Thank you po. Now, when we return, we'll chat with Pinoy wheelchair racer Gerald Mangliwan live from Japan to get the latest on his Paralympics campaign. Keep it here. You're watching the game. Welcome back to the game. I'm Paolo De Rosario, joined by Ai Tinsay. Filipino pole vaulting king EJ Obiena is back to his record-breaking ways after the recently concluded Paris Diamond League. The Tokyo 2020 Olympian shattered the national record yet again, previously set by himself, of course, after clearing 5.91 meters to bag the silver medal in Paris. Obiena captured the new record in his first attempt in the same venue of the next Olympics in 2024. Now, speaking of the Olympics, another national athlete is in the middle of fulfilling his dream as he continues to represent the Philippines at the ongoing Tokyo Paralympics. Wheelchair racer Gerald Mangliwan recently set a new personal record in the 1500 T52 event, finishing 6th in the finals. The pride of Tabo Kalinga beat his previous best in the event in his debut at the Paralympics. Joining us tonight to share his experiences in Tokyo is the man himself, Pinoy Paralympian Gerald Mangliwan. Magandang gabi, Gerald! Yes po, good evening po sa inyo lahat at maraming salamat po sa pag-invite po sa akin sa program po. Gerald, first of all, thank you very much for joining us. I know that you're in the middle of competition right now. You're done with two events. You have one more left. Pero how does it feel knowing that you've competed in those two events and, you know, mixed results in the sense that, okay, yung unang event mo may contest qualification but you still managed to break a personal best right after. How are you feeling right now sa pinakita mo so far?
Actually, sir, sobrang happy po ako dun sa nangyari dun sa event kong dalawa kasi yung sa unang event ko, yung 400 meters is actually kung hindi sana na-disqualified yun is talagang na-set ko rin yung personal best ko dun. Although, yun nga po, breaks of the game, kumbaga nangyari na. So, natutuwan ko yung lesson ko kung ano yung next na gagawin ko sa mga susunod event ko, lalo na sa 400 meters. So, yung sa 1,500 meters naman po is ayun po, talagang sobrang happy din na naiset ko yung ano yung bagong personal best ko kasi before hindi ko talaga may bababa ng 3 minutes yun eh. So ayun, ibaba ko talaga ng 3 minutes. So ayun, sabi nga ng coach ko talagang kahit anong yung nangyari sa training natin, yun yung preparation, ayun, nagawa mo pa rin yung ano yung goal natin. So yun po. And yun, Gerald, marami talaga sa karanasan ng mga atleta, pinapangarap mapunta dyan. And there you are representing our country, and at the same time, flag bearer ka pa ng ating bansa. Anong pakiramdam nun? Nakakabusog ng puso yung pakiramdam na you are there representing a lot of our athletes. Yes po. Yun nga po. Bilang isang athlete talaga is yun talaga pinapangarap. So nandito na po sa pinakamataas na antas ng pinaglalaruan ng ano. So ayun, very very proud lang at saka blessed talaga. And then alam mo yun, yung parang yung binibigay na tiwala sa'yo ng mga tao. Kumbaga dito na at saka yung hard work mo talaga nagpe-pay off po. So nagpe-pay off po. So ayun, ano lang po, kumbaga blessed lang tayo na nabigyan niya pagkakataon na yun nga po, iwagayway yung bandila. And then at the same time, ipakita na kung ano talaga yung meron yung mga Pilipino. So ayun, at least yun nga po, sabi ko na nakita yung hard work ko eh, kasi matagal na po ano national athlete eh. So almost 15-16 years na po ako. So yun, nagbigyan ako ng pagkakataon. Ano po, sobrang saya at honored lang po. And Gerald, also a follow-up question dyan. Dahil nga matagal ka ng atleta, sino yung nagsisilbing inspiration mo throughout this you're competing there in Tokyo? And how is it? Sino yung iniisip mo every single time you are going to race? Of course, ma'am. Ay, nauna ko talaga yung family ko kasi sila naman talaga yung nag-ano sa akin. And then, kasi yung pagkakataon na may bigay sa'yo na ganito nga po. So, alam mo yun, in my own way, kumbaga, may makapagbigay din po ako ng, alam mo yun, ng ambag or ano para sa ating inang bayan na kasi ako hindi ko iniisip kung ano man yung nakikita sa akin na ano na kalagayan ko po. So alam mo yon, gusto ko na titigan mo ako o itignan mo ako dun sa ginawa ko. So hindi yung titigan mo ako dahil dun sa nakikita mo sa akin. So ganun lang po yung nag-ano sa akin. So at least kumbaga makapagbigay din tayo ng inspirasyon para sa ibang tao. So, yun yung mga bagay na nag-ano sa akin eh. Inaano ko sa sarili ko. Mm-hmm. Gerald, how much of a motivation is it knowing that, of course, unfortunately, the event is happening under a pandemic and may mga iba tayong atleta doon that are supposed to represent the Philippines who won't be able to compete in their own sports. But then here you are about to enter your third. Is it added motivation for you to do it for them? Because from what I understand, being there, part of Team Philippines, you're part of a team, kahit individual yung mga event mo, Gerald. Yes po, alam mo sir, nalulungkot ako dun sa mga co-athlete ko nga po na hindi rin nagkapaglaro. Kasi alam mo po, buong buhay po namin, inilaan po namin dun sa pag-prepare dito sa mga ganitong mga sitwasyon. So hindi sila nabigyan ng pagkakataon na ganito dahil nga po sa nangyayari. So alam mo yun, parang sa akin, ito na po yung chance kung sa dami-dami nga po ng pinagdaanan nating mga challenges. So yun po, kumbaga ginagawa ko yung gusto ko rin i-ano sa kanila na kahit na may nangyayaring ganung mga pangyayari, gusto ko rin ipakita na kailangan natin pa rin ano, mag-move on o tumayo para alam mo yun, May mga bukas pa para ma-continue pa rin natin yung ginagawa natin. So, yun lang po sir. Sana sa mga susunod na panahon is maging over na yung ganitong sitwasyon natin para kasi yun nga po, sayang nga yung pinag-prepare nila. So, sa haba ng panahon is ganito yung nangyayari. So, nalulungkot lang po ako para sa kanila. And then, of course, para sa kanila itong ginagawa ko eh.
ginagawa namin na, na nandito na po nagko-compete po. Gerald, a quick message for everyone that is supporting you, and of course for those who have siguro similar situations for you in terms of trying to be able to compete despite certain impairments. Gerald. Po sir, message ko lang po is although ano yung pinaka ano ko talaga is sa mga ko athlete ko para athlete na gusto maging athlete, so piliin niyo lang po yung ano yung sports na na pwede kayo. Wag tayong mahiya kasi ano kumbaga kinakahiya mo yung sitwasyon, walang mangyayari sa iyo, lumabas ka, pakita mo yung talento mo, pakita mo yung lakas mo para alam mo yon, malay mo babalang araw ikaw din ang mag mag-wave ng flag para sa bansang Pilipinas. And of course, sir, gusto ko rin kunin yung pagkakataon na ito na pasalamatan din yung mga kababayan natin na talagang nagpe-play para sa amin, nagbibigay ng support everyday, na nagme-message sa amin ng good luck. So, thank you very much po. And of course, sa ating government na dahil nga po, dahil sa kanila, is nandito kami na fully support. Then of course, sa aming NSA na the Philippine Paralympic Committee na nagtitiwala palagi sa amin. Mm-hmm. And of course, sa ating mga, sa aking mga kababayan dyan sa Tabukaliga, ano, mabuhay tayo. Mapagod ako losan. Of course. Truly an inspiration. Maraming salamat, Gerald, at all the best sa susunod mong laban. Thank you for joining us. I'm Ai Tinsay. Catch us weeknights here on One News, One Sports, and One Sports Plus. I'm Paolo Dorsario. This has been The Game.